yung pong meron po kayo ngayong show sa television po, di ba? Natatapos lang ng aking insider exclusive. Naging guest ko ang PNP chief na si General Oscar Albayalde. And napag-usapan namin ng napakaraming area of concerns, no? Mga issues. Ang isang na-notice ko doon sa init ng issue ng recruitment sa mga batang 17 years old, 16 years old. Yeah, alam mo, dati, nung kapanahon na namin, nung kabataan namin, parang hindi mo maubos maisip na ang 16 years old na halos wala pang kabuang-buang dito sa daigdig, ngayon, tumitindig na sa mga platforms, nagsasalita na, at hindi lang yon, kundi pati ang kadalang mga parents sinusuwaya. Iba na ang iba na ang kadalang pananaw sa buhay. Parang kagaya nga ng sabi nga ni General Albayalde, parang indoctrination doon sa mga kabataan. Yun ang kanilang paniniwala na ang mga magulang na nagpalaki sa kanila, nagsilang sa kanila, nag-alaga, nag-aruga, binihisan sila, in-educate sila. Lahat ng bagay na yun, parang parang dumaan lang sila. Yun ang kanilang kaisipan ngayon na hindi raw dapat ang kinin ng mga magulang sila, kundi napadaan lang daw sila doon sa incident. Kumbaga, incidental lang yung mga magulang ngayon. Ha? Incident. Meron talaga silang misyon na dapat patunguhan. Yun ang sinabi naman ng mga magulang na nakausap natin. Ako'y isang magulang rin. Na damandam ako kung ano yung ina-express ng mga umiiyak na parents na siyempre mapawalay yung mga anak mo, pero at the same time napakalaki po ng responsibility ng mga parents ito mga panahong ito, na talagang dapat ay tutuka sa guidance sa mga bata para hindi mapawalay sa iyo. Kasi kung merong ding problem within the family, at saka merong distansya ang mga magulang sa mga anak, kadalasan vulnerable yung mga bata sa ganitong invitation at saka recruitment. Talagang sa ganong edad kasi, kumbaga, yung bata madali pang maniwala. Minsan, kumbaga, hindi pa nila, wala pa sila experience sa mundo so hindi nila naiintindihan yung sakripisyo ng magulang nila. Inisip nila, mga lahat fresh sa kanila, ano sa kanila. So madali siguro mabilog yung utak nila minsan. Nakita ko nakakaawa din talaga yung mga magulang. Anong steps daw po ginagawa ng pamahalaan para maiwasan yung ganitong problema? Ang isa, in-emphasize na nila na hindi naman sila nang imasok doon sa doon sa mismong mga eskwelahan o yung mga universities inside the campus. Lalo na yung freedom na nadadama ng mga bata ngayon doon sa loob ng mga campuses. But continuous ang kanilang monitoring na isa sa katuparan, and at the same time, nakikipag-touch base sila sa mga magulang. Dahil kasi alam nila, feel na feel nila, yung predicament ng mga magulang, considering na karamihan pa naman dito sa mga batang nare-recruit, yung mga scholars ng bayan. Alam naman, kapag scholar ka ng bayan, ginagastos ka ng gobyerno at ang perang pinanggagastos sa iyo galing sa taong bayan, and yet ang direksyon mo nababago sa buhay. Manageable, kaya nila i-contain, lalo pang at ito yung Metro Manila lamang ang kadalasan na... Select schools lang naman ito, ano? Oo, selective schools ang karamihan na nai-invite. Kasi, siyempre, kapag kabata kang ganyan, yung mga challenges at saka yung tapang naroon gusto mo ng adventure gusto mo malaman. Pero ang hindi nila na-re-realize, hindi lang yung mismong ipinaglalaban nila sa stage na ito, yung eventually magiging magagamit sila
Yeah, sa mga armed struggle na paakitin sila hanggang bundok at pahawakan sila ng mga sandata, yung mga ganun. And that's very difficult nga naman para sa mga magulang dahil ayaw nila ang kanilang mga anak na malagay sa delikado, maipit sa mga delikadong sitwasyon, di ba? Tsaka critical yun eh, kasi yung mga desisyon nila dyan, that will affect yung buong buhay nila, di ba? Maaring makaka-apekto yan hanggang sa pagtanda nila. Mm-hmm. So critical yung stage na yun nung kanilang kabataan. Oh, correct. Sa kanilang mga desisyon. Kaya importante sapagkat ako, sabi ko nga, ang gagaling ng way para maka-entice at saka maka-invite ng mga kabataang tulad niyan. Yeah, ibig sabihin, yung sistema na ginagamit nila, yeah, supposedly effective, kaya mas malaki ang dapat abantayan ng mga authorities at ng mga magulang para, you know, para matugunan yung ganitong klase ng mga recruitment na nangyayari. Yeah, kasi hindi kagaya ng mga unang panahon, walang ganyang mga effective na way ng mga recruitment na ginagawa, di ba? Ngayon, may social media na ngayon, may maraming tools na, na nagagamit para sa, hindi katulad dati na face to face, doon mo lang nakakausap. Ngayon, ang dami na pong paraan. Thank you very much po. Salamat welcome, po sa Mark. Inyong opinion regarding these topics. Meron po kayong invite po natin sila para sa inyong mga shows.